Good evening mga Lodi, eto na naman bagong taon, back to normal tayo mga Lodi. Okay, pag-usapan natin ang unang-una ang Pi Network kasi trending siya noong December pa to. Okay, itong mga exchanges na kung saan nag-list sa kanya, makita nyo naman, ayan sila, nilist nila ang Pi Network. At ang matindi dito, magkakaiba yung mga price nila. Meron akong pinost ngayon lang, sino ang bumili sa inyo ng Pi na listed na sa mga DEXs na nasa baba, sabi ko. Tapos maraming nagtatanong sa atin kung legit ba, totoo ba yun o hindi. Ang ginawa nilang pag-list sa Pi, hindi inauthorized to ng core team. So, ang nangyayari ngayon dito, ano lang itong pairing-pairing na to, bakit siya natitrade sa exchange? Bakit active itong 7 na exchanges na nagtitrade ng Pi token? At iba-iba pa yung kanilang mga prices. So, ang tinitrade dito is future. Okay? Kumbaga, parang ako, bumili ako ng isang Pi worth $79 dito sa Ube exchange. Na in the future, naniniwala ako ay magkaka-profit ako in the future, natataas ang presyo ng Pi Network once mag-open mainnet na. Parang ganun yung natitrade dito. Hindi talaga ito yung mga coin na kung saan nakukuha natin. So ang tinitrade dito, yung future price ng Pi coin pag open mainnet na. Okay, parang sugal, nakipagpustahan ka, kaya ka bumili. So sa tingin ko, ang price ng coin pag open mainnet na ay magwa 1,000. Parang ganun. Kaya, ang future trading ay legit. Ang problema lang na ginawa nila dito is walang authorization from the core team. Ang problema pang isa dito, kung bumili ka, naniniwala ka ba na in the future, kahit sabihin na natin, mas mataas, tumaas yung price ng Pi coin sa open mainnet dyan sa binili mo, sigurado ka bang ibibigay sa'yo ng mga exchanges na to, yung profit mo. Diba? So, ang daming nangyari, lalong-lalo na sa mga centralized exchanges na kung saan nagkoklose sila, kung saan nang scam sila ng mga pera ng kanilang users. Ngayon, eto na, kung naniniwala ka na itong exchange nito ay ibabalik sa'yo itong Pi mo na binili mo in the future, kung ano yung price niya pagdating ng araw is makukuha mo, then go ahead, i-trade mo, makipag-trade ka sa future. Pero babala na hindi ito yung Pi na kinukuha natin or yung mga reward na nakukuha natin sa applications. Kaya nga, ang core team is nagsabi sila, talagang nagbabala sila na hindi ito authorized. Pi is in closed mainnet with no external connectivity permitted. Pi Network is not affiliated with Enhancenet authorized any exchange listing. Such listing may not operate on real Pi. Yung mga listing na yan ay hindi nag-operate or hindi mga real Pi. Hindi totoong Pi yan. Kung nakiparticipate ka, ay pwedeng mawala yung investment mo. Ang matindi pa dito, itong si Justin Wu. Kilala niyo naman si Justin Wu, diba? Isa din siyang promoter ng Pi. Don't trade Pi or believe any of these listings until it's official. You'll hear it from the PCT first. Listen to trusted sources. Stay safe. Don't get scammed. So, si Justin Wu na nga nagsasabi sa atin na huwag kayong ma-scam. Huwag kayong maniwala sa mga listing-listing na yan. Okay? Kahit pa sabihin niya pang future trading to, huwag niyo pa rin paniwalaan. Antayin na lang natin kasi ang Pi Network hindi nga nagbigay sa kanila ng authorization para gawin yan. Siyempre, kailangan pa rin nila na usapin ang Pi Network, ang core team about dito. Okay, kahit maraming nagsasabi na hindi na kailangan na banggitin pa authorization from the core team, kailangan na kailangan yun. Kasi nga, ang pangalan nagagamit nga dyan eh, di ba? At saka mga exchanges sila. Ibig sabihin, centralized, regulated sila eh. So, kailangan silang sumunod. So, di ko alam kung nakabili ka o hindi, pero pag itry mong i-withdraw, hindi mo kayang ma-withdraw, di ba? Or sabihin natin i-transfer into different exchanges, di mo kayang magawa kasi nga, yan ay future. Nag-bet ka or pumusta ka na yung price ng Pi ngayon na binili mo ay tataas in the future. Yung founder ng Tron ay advisor siya or binili niya ang Hubei Global Exchange. Ngayon eto, nagtatanong siya if good thing ba yung ginawa nila na inilis nila ang Pi Network. So, ang daming nag-yes. Ngayon, nag-comment na naman itong si Justin Wu. He's just engagement farming on Twitter plus making money off the fees. So, makita mo yung mga opinion, okay, ng mga nagko-comment. Pero itong si Justin Wu, alam natin na isang malaking supporter nga ng sabi ko ng Pi Network. Nag-response dito sa founder ng Tron. Ngayon, sinasabi niya, para lang makagawa siya ng pera sa fees. Pero sabi niya, it is okay, I guess. Kasi nga, syempre, more attention sa Pi. At alam ko, kaya medyo hindi sineseryoso siguro ng core team. Kahit sinabi nila, nagsabi na sila dito sa mga exchanges na natanggalin,
i-unleash ang Pi, pero ito ay maganda din para mas makilala pa ang Pi Network. Pero I know in the future naman makikilala to, as long as yung community or yung core team continues pa rin yung pagbibuild nila dito sa tinatawag ng mga applications. At kung merong kahit dalawa o tatlong applications na kung saan talagang gamit na gamit in the future, then expect natin na ang Pi Network ay makikilala at magagamit natin. Expect natin na mag number one. Bakit? Eh, possible yan. Kasi nga dito pa lang binigyan tayo ng parang konting pasilip kung ano mangyayari sa Open Mainnet. Dito pa lang nga na yung mga tao is sabik na bumili na ng Pi token. Diba? Hindi mo alam. Ang dami parang nag-aabang sa Pi token na mali sa exchange tapos bibilhin nila. So dito pa lang nakita na natin na uy, maraming nag-aantay. Maraming nag-aantay na bibili kasi i-check nyo yung price mga Lodi. Ah. Look, ilang beses 12, umakyat hanggang 320 tapos bumagsak tapos umakyat ulit. Diba? Makikita natin dito na in the future, as long as the community or as long as the core team or yung community developers continues yung pag-build nila dito sa mga applications, then makikita natin na may magandang future itong project na ito. Nung una, tayo-tayo lang. Walang kailangan na pumapasok or nag-chat about Pi Network. Yung community lang, okay? Ngayon, kasali na mga founder. Kulang na lang si CJ or si Elon Musk mag-chat. Pero, di ba? Nag-start sa BSC News. Ngayon, iba-ibang exchanges na ang gustong ilis ang Pi Network. And that's a good thing. Yan ay magandang sinyales sa isang crypto project. Kasi maraming mga crypto project ngayon na idot-dot nila, na talagang ipupush nila na malis sa mga iba't ibang exchange pero hindi sila makapasa-pasa. Pero makita nyo naman dito, hindi na nga inauthorize yung mga exchanges, ililis pa talaga nila. Baliktad sa Pi Network, wala na nga authorization sa core team, ilis pa talaga nila. Sila pa talaga ang lumabag dito sa mga rules. Diba? So yan yung sinasabi natin mga Lodi na huwag nyong basta-bastahin pag ang isang project ay napakalaki yung community. Kahit mabagal yung development niyan, as long as merong malaking community, magigain niya ng attention. Lalong-lalo na pag merong nabibuild ng mga projects. So masasabi ko lang, huwag basta-basta pumasok dyan sa future trading na provided ng mga iba't ibang exchanges. Alam na natin, maraming mga kilalang supporters ng Pi, yung malalaki si Justin Huna. Mag-ingat kayo, huwag basta-basta papasok. At ingatan nyo yung Pi nyo. Mag-antay-antay lang tayo mga Lodi. Tandaan natin na merong dalawang importanteng gustong magawa ng core team ngayon. Ito yung KYC at yung mag-build ng mga applications dun sa ecosystem ng Pi Network. So yun ang dapat nating tandaan. At kung meron na namang darating na maganito, na malilis na naman sa Binance, hindi ko alam kung anong exchanges susunod, tapos wala pang announcement ng core team, then red flag na yan sa atin. Meron naman na tayong Pi, i-hold natin yan. As long as meron ka ng Pi na sa wallet mo or naantay mong mag-KYC ka para ma-migrate dun sa Open Mainnet or sa wallet mo, then antayin mo lang. So yan lang mga Lodi ang ating update and thank you so much for watching. Bye!